Magandang araw sa inyong lahat, mga kabungangan mixers. Nandito naman tayo sa isang episode ng Alamin ang Batas, Huwag Umas. Ang ating paksa ngayon ay tukod dun sa certiorari na inihain ng mga petisyoner laban kay BBM at sa COMELEC. Ito ay isang usaping batas. Pero sisikapin kong ipaliwanag sa inyo ng pinakasimple para maunawaan ninyo. Okay. Balikan natin ang facts. Ano ba pinagsimulan? Di ba ang COMELEC, meron siyang mga division. At meron mga petitioners doon na naghain ng petisyon para kanselahin ang Certificate of Candidacy ni BBM. Dahil nga raw, nagsinungaling siya at yung kasinungalingan niya o yung tinatawag na misrepresentation ay masyadong malaki. Material misrepresentation. Na hindi daw siya nagsabi ng totoo na siya ay nahatulan na ng korte ng krimen dahil hindi siya nakapag-file ng kanyang income tax returns. Nagkaroon na tayo ng vlog tukul siyan. Ngayon, ang ating pag-uusapan is ano nangyari after that? Eh di ba natalo sila yung mga petitioners. Iniakyat ngayon yan sa COMELEC and Bank. At kinatigan, pinairal din kung ano yung sinabi ng division. Dahil doon, nag-apila ito ngayong partido na pinangungunahan nitong sinate bilang abogado nitong sina Buena Fe sa Korte Suprema. Anong ginawa ng court? Nag-file sila parang Tuesday ata. Anong ginawa ng Korte Suprema pagdating ng Thursday, bale 48 hours, naglabas ng press briefer. At ang sinasaad ng press briefer ay ganito, na pinapakomento nila ang mga respondente doon sa petisyon kung sila ba ay kung ano yung kanilang masasabi tungkol sa petisyon at saka tungkol doon sa TRO. Ngayon, balikan natin, ano ba itong TRO? Ang TRO ay ang tinatawag na Temporary Restraining Order. Ito ay isang relief na binibigay ng Korte Suprema, isang paraan para makahinga ka. Okay? Binibigay yan ng isang korte bilang agarang solusyon sa isang problema, sa isang kaso. Ibibigay yan sa iyo. Yan ay ex parte. Okay, ibig sabihin, yung executive judge o yung huwes ay pwedeng ibigayan agad-agad. Agaran ibibigay. Walang ano, sabi-sabi pwedeng ibigayan. Ilabas ka agad yung tinatawag na TRO, Temporary Restraining Order. Pero yan ay pansamantala lamang. Ibig sabihin, sa loob lamang ng nakatakdang panahon para siya maging epektibo. Pagkatapos dyan, magkakaroon ng pagdinig kung yan ba ay pahahabain pa. So, sa makatawid, ang mangyayari ay hindi na TRO kundi preliminary injunction na. Habang umuusad ang kaso, habang dinidinig ang kaso, mag-i-issue na ng preliminary injunction. Ibig sabihin, sa simula, preliminary, pipigilan ka na, injunction. Okay? Ano yung pipigilan? Ang mga pagkilos ng magkalaban, baka lumala ang kaso, baka lalong bubigat ang kaso, baka magsanga-sanga, kaya pipigilan yan. Dapat status quo muna. Kung ano yung nangyayari ngayon, yun muna. Walang kikilos. Okay? Yan ang preliminary injunction. Sa kaso ng petisyon na inihain itong sina Buena Fe sa Korte Suprema, ang inilabas ng Korte Suprema ay hindi TRO. Bagkus ang ibinigay nila ay isang pahayag na sinasabing magkomento ang mga respondente doon sa petisyon for certiorari at saka doon sa TRO na hinihiling nitong mga petitioners. Bakit komento? Nasa rules of court yan. Ang rules of court ay isang listahan, kautusan ng Korte Suprema kung paano ang mga pagdinig sa korte. Sinusunod yan ang lahat ng mga abogado. At nakasaad dyan yung tungkol nga dito sa certiorari. Kapag naghahain ng certiorari, isang petisyon yan, bibigyan ng pagkakataon, dahil may due process tayo, bibigyan ng pagkakataon ang kalaban, ang tawag dyan ay respondente, respondents, para sagutin yon. At ang paraan ng pagsagot ay isang dokumento na ang tawag ay comment. Kaya may petisyon, may sasagot na
comment. Okay. Ngayon, ano ang comment? Siyempre, sasagutin mo yung lahat ng sinasaad ng petisyon, lalabanan mo yon. Maaaring pagkatapos dyan, eh, ang Korte Suprema ay humingi pa muli ng sagot din doon sa comment na yon. So, sasagutin naman yung petitioner din. Tapos, maaaring ibalik ulit yan doon sa respondente para sagutin din yung sagot. Nakita niyo, palitan sila. Maaaring wala na rin yon. At kapag dumating ang puntong yon, sasabihin ng Korte Suprema, okay, deemed submitted for resolution. Ibig sabihin, pag-uusapan na ngayon yan ng Korte and Bank, dahil nga inihain yan sa Korte Suprema and Bank, ibig sabihin lahat sila ng mga justices. Pag-uusapan na nila yan at i-assign yan kung kaninong justice para siya ang magsusulat ng ponensya. Okay? Yung desisyon o kaya yung resolution. Okay? At ilalabas nila yan. Ngayon, itong petition for certiorari, ano ba mangyayari dito? Ang isang certiorari ay kinakailangan, number one, dapat patunayan mong meron kang grave abuse of discretion. Ibig sabihin, ang COMELEC ay inabuso, napakalala, napakagrabe ng pag-aabuso sa kanyang discretion o pagpapasya. Kailangan patunayan ng mga petitioners. Ganun ba ang naganap? Eh di ba nga merong division ang COMELEC at lumabas ang resolution nito, inapila yan sa COMELEC and Bank at nagdesisyon din ang COMELEC, lumabas ang resolution na sinasabing tama ang division. So ngayon, nasaan ngayon ang pang-aabuso? Nasaan ang abuso sa pagpapasya? Meron ba? Kailangan patunayan ng petitioners. Pangalawa, kailangan din sabihin ng mga petitioners na sila ay proper party in interest. Ibig sabihin, sila ba ay tamang partido na naghahain noong petisyon na yon. Kung sila ay merong kinalaman or injured, nasaktan sila, pwedeng sabihin sila ay proper party in interest. Pero kung hindi naman nila mapatunayan na sila ay nasaktan o kaya sila ay dehado, wala silang tinatawag na locus standi. Ibig sabihin, wala silang standing in court. Ibig sabihin, wala silang personalidad sa court. Hindi sila kikilalanin. Kahit na magngangawa pa sila, wala silang personalidad. Okay. Now, bukod pa dyan, dapat din patunayan nila na merong tinatawag na wala ng speedy adequate relief. Ibig sabihin, there's no more, wala ng mabilisan, sapat, at agarang yung maibibigay na lunas. Okay, wala na, there being no adequate speedy remedy in the course of law. Dapat ganon. Pero meron ba silang iba pang remedy? Titingnan ngayon ng korte, wala na nga siguro dahil nga yan na yung huling hantungan, Korte Suprema na. Okay. Pero, bakit anong ginawa ng Supreme Court? Bakit ang ginawa is hindi nag-issue ng TRO? Alam niyo kung bakit? Kasi, delikado mag-issue ng TRO. Nagbibigay lang ng TRO kung merong grave injustice, malalang injustisya. Ibig sabihin yung walang katarungan, sobrang dehado o kaya tinatawag na irreparable injury. Ibig sabihin, sobrang masasaktan, madadamage, masusugatan or magkakaroon ng kapahamakan na hindi na mababalik pa, hindi na mababawi pa. Meron bang ganon? Sino ba pwede magreklamo? E di syempre yung mga kandidato. Kandidato ba yung sina Bonafé? Hindi. Sino sila? Sila lang yung mga karaniwang mga mamamayan lamang. Ngayon, nagkain sila dahil nga sasabihin nila sila ay nagre-representa daw sa mga taong niloloko ni BBM. Subalit, nasagot na yan eh. Di ba nga, wala nga raw, sabi ng division ng COMELEC, maging ang COMELEC and Bank, wala nga panloloko na ginawa. So, nasaan ngayon ang standing nila in court? Meron ba sila ba ay proper party in interest? Hindi. Kaya, at saka, meron bang irreparable injury? Wala rin. Kasi tapos na ang election eh. Nagbotohan na, nabilang na.
transparency servers ng COMELEC, at ngayon nga may unofficial and ongoing count na ng canvassing ang tawag doon. So, kailangan patunayan nila yan. Kung di naman patunayan, wala rin mangyayari. Ngayon, bakit hindi dinismiss agad ng Korte Suprema? Well, hindi agad nila dinismiss para bigyan ng pagkakataon, para hindi sabihin na sila ay unfair. Okay? So, binigyan ng pagkakataon, sumagot, tinanggap muna nila. Pangalawa, pwede rin sabihin kasi nga may transcendental importance yung kaso. Ibig sabihin, nangimbabaw na kahalagahan para sa buong bansa. Dahil nga, ang ating ibinoboto rito ay ang Pangulo ng Bansa. Okay? Kung wala tayong Pangulo, sino magre-representa sa Pilipinas pagdating sa mga usaping pandaigdigan? Kaya kinakailangang merong tinatawag na transcendental importance. Kaya siguro tinanggap yung kaso. At binigyan ng pagkakataon yung mga respondente na magkomento. Ngayon, na nandyan na yan, isa pa, magkakaroon na ng canvassing ngayong linggong ito eh. Itong May 23 hanggang May 25, nalilatala na yung sa mga pahayagan na maglalabas nga ng aksyon ang Kongreso. Nag-usap na nga ang parehong Senado at ang kapulungan ng mga kinatawan tungkol sa paraan, sa proseso na gagawin nila para mabilang na nila ang election returns. Para nga naman makapagdeklara na sila. Bakit kailangan nilang gawin yan? Kasi mandato yan, nakasulat yan sa ating saligang batas. Nakasulat yan sa Article 6 na dapat gawin nila ito sa lalong madaling panahon. Okay? Sections 4 at saka 7 yan. Ngayon, if I'm not mistaken. So, kailangan gawin nila. Eh ngayon, kung naglabas ng TRO ang Korte Suprema, ano mangyayari? Eh, parang pinipigilan ang mga mambabatas na gampanan na kanilang tungkulin. At pag ginawa nila yan, anong epekto niyan? Ang mismong Korte Suprema natin ang lalabag sa konstitusyon. Eh, di pwede sila ma-impeach, di ba? Ngayon, para hindi umabot sa puntong yon, hihayaan nila, kailangan nilang hayaan na gampanan ng mga mambabatas ang tungkulin nila sa ilalim ng saligang batas. At pag yan ay natapos, halimbawa, natapos na yan at nagproklama na sila, at ang kulang ay ang panunumpa. Hindi pa nanunumpa kasi sa katapusan pa naman ng June yun. Pero kung nagsabi na sila na ito nga ang sa Pangulo at ito ang Vice Pangulo ng bansa natin, ano ngayon ang mangyayari dito sa petisyon? Tandaan natin na nakalagay doon sa press briefer ng Korte Suprema, binibigyan sila ng 15 araw para sagutin yon. Yung 15 araw na yan ay from notice. So, ibig sabihin, kapag nakatanggap sila ng notice galing sa Korte Suprema, saka magbibilang. E pagdating doon, syempre, magde-deliberation pa ang Korte Suprema bago maglabas ng pagpapasya. By the time na maglabas na yan ang kanilang pagpapasya sa pamamagitan ng isang desisyon o resolusyon, nakapanumpa na ang Pangulo. Kung sakali nakapanumpa na siya, wala nang saysay, moot and academic na yung petisyon. Ano ngayon ang susunod na gagawin? E di dapat magsampa na ng protesta sa Presidential Electoral Tribunal na binubuo naman ng lahat ng justices o juez o husgado ng Korte Suprema. Matatransform ang Korte Suprema bilang isang PET or Presidential Electoral Tribunal. Ganun ang mangyayari. Para asikasuhin or pagdinggin ang protesta tungkol nga doon kay sa pagkakahalal kay BBM bilang Pangulo na ng Pilipinas. Sino ang pwede magkain yan? Dapat yung taong nadehado. At sino ba yon? Malamang yung pangalawa. At ito ay si Lenny Robredo. Ang tanong dito is, sa laki ng agwat ng mga boto ni BBM, kaya bang baliktarin yan nitong si Lenny Robredo? Malabo. Gagastos din siya dyan, di ba? Natural. So, magulo. Magkakaroon ng hindi lamang constitutional crisis, kung hindi political crisis din. So, para maiwasan yan, minarapat na lang ng Korte Suprema na dinggin, pagbigyan, para hindi sabihin unfair siya or may kinakatigan, at saka siya magpapasya. Yun nga lang, tingnan natin yung mga pagkakasunod-sunod ng mga nakatakdang petsa. Kasi kailangan mag-canvas ang
Kongreso, pagkatapos magdedeklara sila, at pagka nakadeklara sila, kailangan manumpa ang Pangulo ng Pilipinas. So, sa ngayon, ano masasabi natin? Walang kwenta itong petition na for certiorari na inihain ni Nate. Kumbaga, kumakapit lang sila sa pantalim, umaasa sila na mabaligtad pa. Doon pa lamang makikita na natin, hindi na naglabas ng TRO kasi nga walang irreparable injury na magaganap. Wala rin grave injustice na magaganap, kaya walang TRO. At nilabas niya ng Korte Suprema base sa mga previous issuances na kinakailangan within 72 hours maglabas sila. Kaya nga noong Tuesday, inihain yung petition. Pagdating ng Thursday, naglabas sila ng kanilang press briefer. So, walang mangyayari dito. Kung sakaling baliktarin nila ang kalaban ay ang 31 million na Pilipino na bumoto at ni-recognize yan ng Kongreso. So lalabo lang ang mangyayari. Kung sakali na tanggalin siya, sino ang papalit? Ang papalit ay yung vice-presidente na si Sara Duterte. So talo pa rin itong mga dilaw na ito. Yun nga yung konstitusyon na yan natin ngayon, dilaw din ang gumawa. At ngayon, ginagamit lang, pinapatupad lamang, kaya lang sila naman rin ang tinatamaan. So tandaan natin, itong petition for certiorari nito ay walang saysay, walang kwenta. Malamang talaga ito ay i-dismiss lang or ideklara lang walang merito, yung tinatawag natin no reversible error NRE, kasi meron kami mga codes sa Korte Suprema NRE. At saka dahil dyan, idideklara rin na yan ay walang merito nga. Okay? No reversible error NRE. Okay? O kaya, idedeny. Idedeny talaga yung petisyon na yun. At pag yan ay idedeny, tapos na ang usapin. Kasi pwede idenay lang, hindi na kailangan puntahan bawat aspeto ng mga issues na inihain doon. Maari lang sabihin sa simula pa lang na wala na, o hindi kayo ang proper petitioners, o kaya walang saysay ang inyong sinabi. Pero pwede rin naman maglabas ng discussion talaga ang Korte Suprema kung ilalabas nila yan later on, ano? Pero siguro pag nilabas nila yan, nadeklara na si Pangulong Marcos. Kasi nga nakakagulo-gulo dahil nga doon sa interpretasyon noong sinasabing material misrepresentation daw. At naipaliwanag na natin yan na walang material misrepresentation, hindi yan moral turpitude, hindi yan tax evasion. Pero ipinipilit ng mga dilaw na yun daw ay tax evasion, na yun daw ay moral turpitude, hindi po siya ganun. Sundin lang natin kung ano yung batas. Okay? So yun muna po, at least para maliwanagan kayo tungkol dito sa petition for certiorari at yung hindi paglabas ng TRO. Hanggang sa muli, kailangan ay alamin ang batas, huwag ungas.